our first day dito sa Club Balay sa Isabela, Patangas, Taan Lake. So right now papunta kami sa restaurant para mag breakfast. Ayan, lalakad kami papunta doon. Medyo, hindi pa naman mainit. Aga pa eh. Moist. Medyo. Alas 8 pa lang naman ng umaga. Ano ngayon? November 13, 2018. Ginagawa ko tong video na to. And hindi ko alam kung gano'ng kaganda yung audio, by the way, kasi naiwan ko yung mic ko. Fail. Papunta kami right now sa restaurant para mag-almusal. And later on, tsaka kami gagala. At tsaka kami magdama. So marami tayong pupuntahan. Sana ngayong ano na to, hanggang bukas. Sana at tsaka sana hindi kami maligaw. Kasi hindi ko maalala kung saan yung restaurant. Sabi ko na nga ba, munti kang kami maligaw eh. Hindi namin alam saan papunta yung restaurant. Naman papunta kami ng Tagaytay kasi bibili daw sila ng damit. Merong konting story behind that. Buti na lang hindi ko dinocument kasi supposedly surprise ito para kay baby girl ko. So and nung papunta kami dito, kinukulit niya ako ng kinukulit saan kami papunta, saan kami papunta, tapos pinagkukukurot na niya ako, may mga marka na naman nga yata ako, pinaghahampas niya ako saan daw kami pupunta. So ngayon, ako naman, parang ine-expect ko na pagdating namin dito is matutuwa na lang siya kasi surprise. So yun, kabaliktaran. Pagdating namin dito, galit na galit siya. Kasi sabi niya, kung sinabi ko daw sana sa kanya na pupunta kami dito, sana nakapagdala daw siya ng maayos na damit. Kasi sabi ko lang sa kanya, basta magdala ka ng damit for 3 days, good for 3 days. So hindi daw siya, hindi daw niya nadala yung, ano niya, yung bathing suit niya, short niya. So ano daw gagawin niya dito? Di ba problema ng mga babae? Sabi ko, alam mo yung sabi ko, dinala kita dito, ang ganda-ganda nitong lugar na to, tapos ang naisip mo yung bathing suit. So may ganun talaga sila. So alam mo yun, kaya next time ano sa akin, lesson sa akin na never na mag-surprise. Kasi ako mismo ayoko rin ng mga surprises. Hindi rin ako mahilig sa mga surprises. So ayun, kung meron kayong mga jowa na gano'n, hindi sila abnormal, okay, hindi sila weird. Meron lang talagang mga tao na hindi gusto na surprises. And isa na ako doon, and siya rin yata, ewan ko.
Pero ang pagkakaalam ko kasi, ang gusto niya na klase ng surprise is yung well-prepared. Eh, since hindi nga ako marunong mag-surprise, so, ganun yung naging problem, di ba? Ayun, buti lang hindi ko dinocument. Diba? Kung dinocument ko yun, makikita niyo kung paano siya nagalit. Okay, so yan, later papunta kami ng, ano, ng Tagaytay para daw bumili siya ng damit niya kasi wala siyang damit. So, yun, kita-kits tayo doon. Dito na kami on the way to Tagaytay. Nag-stopover lang muna kami para magpicture. Init, di ako nagdala ng shades eh. Hindi ko lang kung nasan kami. Mall? Ewan, bahala na kung saan to. Our last day dito sa Balay Club Dalisay, Batangas, and after nito papunta na ulit ako ng ano, pabalik na ako ng Ortigas and meron akong kakausapin sa office. So hataw na lang after nitong mini vacation namin, and ano to, very beneficial to especially sa inyo na mga ano naman, para sa akin kasi is ano to eh, yung mga sanay na talagang humataw, very beneficial sa inyo na mag-take at least, okay na yung one day vacation. Hindi naman kailangan na mga ganito pang magarang tsoba, di ba? Kahit sa mga lugar na, alam, kahit malapit lang sa inyo, basta mapalayo ka lang sa workplace mo. Okay, kasi kailangan yun para mabago yung pattern, para ma-recharge ka ulit. At least one day vacation, one day na pahinga. Para ma-recharge ka, kasi ma-excite ka, especially kung ikaw sanay ka ng humataw. Mabe-break yung pattern mo, ma-recharge ka, tapos ma-excite ka na humataw ulit. Okay? Kasi pagka burnout ka na, tapos tuloy-tuloy ka pa rin sa paghataw, akala mo lang nagiging productive ka, pero ang totoo, wala na. Wala na talagang production. Wala na talaga, at the same time, hindi ka na nag-i-enjoy. And hindi yun maganda. Hindi yun maganda para sa mental health, and even sa physical health. Kasi, konektado lang yung dalawa na yun. So, yun ang may re-recommend ko para sa inyo ng mga talagang hustlers, di ba? Hataw, matinding hataw.
kailangan magbigay kayo at least isang araw lang na pahinga kasi yan ang naging problema ko. Hanggang sa dumating yung time na yung katawan ko na yung nagre-reklamo. So, ano yung mga signs? Madalas na nagkakasakit. Yan. Ibig sabihin lang nun, kailangan mo na talaga. So, wag nyo na sana hintayin na dumating pa sa ganung point. Bigay ka na at least one day off, with your spend time with your family, with your friends or relatives or whatever, yung magpapasaya sa'yo sa maghapon na walang kinalaman sa business. For example, ako, ang ginagawa ko, kung hindi man ako pumupunta sa mga ganitong lugar, ang ginagawa ko, naglalaro ako ng PC games maghapon. So, yun talaga kasi yung gusto ko eh. Or, na minsan, madalang ko naman gawin is yung ganito, lumalayo ako doon sa lugar namin, or minsan naman, tutulog. Yung pagtulog sa hapon na hindi ko naman ginagawa, tutulog ako sa hapon, siesta, tapos anything na ano, alam mo yun, anything, pwede rin nagbabasa ng libro, basta anything na ano, na walang kinalaman sa business maghapon, para ma-excite ka na humata ulit kinabukasan, at the same time na, ano ka, well-refreshed, nakapagpahinga ka ng maayos. Okay, so, yun yung may recommend ko sa inyo guys, na talagang hat out to the, ano, to the max. Pero para dun sa mga alam mo, nagsisimula pa lang, tapos hindi ka pa naman sanay humataw, hindi pa naman, paano, anong ibig ko sabihin na sanay humataw? Yung tipong hinahanap-hanap mo ba? Hinahanap-hanap mo yung pag-invite, hinahanap-hanap mo yung pagbebenta, yung anything na may kinalaman sa business, hinahanap-hanap mo. Kapag wala ka pa sa ganung point, kumbaga parang, siguro I would recommend na kailangan mo munang masanay. At least 3 months na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. 3 months na tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Na paghataw tuloy-tuloy na alam mo yun, profit producing activity, prospecting, selling, leadership, team building, whatever, 'di ba? Kailangan masanay ka muna. Kailangan kainin ka ng sistema. Yun nga sabi ko sa mga downlines ko. Kapag kinain ka na ng sistema, mas malapit ka na kumpara dun sa mga alam mo yun, mas prefer pa mag-enjoy, 'di ba? Mas prefer pa gawin 'to kasi ang nagiging problem naman kapag kayong ganito naman, madalas na nangyayari puro bakasyon na, 'di ba? Hindi na maganda 'yon kapag ka ganun. Sabi nga eh, ano, too much good stuff is bad stuff. Karate Kid, doon ko narinig yun. UGB fan, too much good stuff is bad stuff? Too much good stuff is bad stuff. So yun, pag sobrang hataw, hindi na maganda. Sobrang pahinga, hindi rin maganda. So, hindi ako naniniwala dun sa balance, personally. Hindi ko sinasabing tama ako, pero hindi ako naniniwala sa balance. Para sa akin, there is no such thing as balance. Hindi ka talaga makakapag-balance sa buhay, yung alam mo yung balance sa family, balance sa business, balance sa whatever. Hindi. Kumbaga, ang pwede mong gawin is more on ano, sanayin yung sarili mo na alam mo yun, mag-adjust every now and then kapag kailangan mo ng ano, kapag kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng time sa family mo. Alam mo naman 'yan eh. 'Di ba? Kapag ka nagde-demand na sila, much preferred ko pa yung ganun. Kumbaga parang matuto tayong mag-adapt kumbaga sa ano, sa pabago-bago natin sa buhay. Walang balance talaga eh. Meron talaga may mga bagay na masosobrahan ka sa ganito, kulang ka sa ganito, masosobrahan ka sa ganyan, kulang ka sa ganito, 'di ba? So, alam mo 'yun, 'wag nang pilitin kasi parang ang balance is more on parang perfection siya eh. Wala namang perfection, 'di ba? So, 'yun. I hope marami rin kayo natutunan kahit papaano dito sa video na ito, and share nyo to sa iba, share nyo to doon sa mga kakilala nyo na nangangailangan nito, especially doon sa mga todo hataw talaga sa business nila. So once again, this is Carl Serrano. Live, love and learn, you are born for greatness. See you next time. Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!